Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ang mga update natin, ay gusto ko lang po kayong batiin ng isang Happy Easter, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Alam ko pong hindi madali ang pinagdaraanan natin, lalo na po yung mga nawalan ng trabaho, yung mga arawan sumisweldo, yung mga Pacquiao basis kumikita. Pero nandito po tayo ngayon at naniniwala po ako na malalagpasan din po natin ito. Antayin lang po natin yung ibang mga viewer sa lahat ng mga taga-Pasig. Muli po, Happy Easter, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Sana po ay nakapagpahinga din kayo. Nakapag-reflect, dapat po lahat pala nakapagpahinga dahil na-home quarantine po tayo. Ano? May mga ilang announcements lang po tayo. Kaya po ako nag-FB live ngayon. Paano tanggalin yung sounds na yun? So, mga one or two minutes magsisimula po ako. Nanay lang po natin yung mga ibang viewers natin. Pasensya na po, medyo na delay ng konti. Sabi ko po 11, ngayon po mga 11:15 na dahil medyo nagka-problema sa internet connection dito sa command center natin. Meron mukhang maayos na naman siya. Yes, Happy Easter. Okay, Karen, Happy Easter. So, nandito po kami ngayon sa command center natin. Simulan ko na po sa update natin tungkol sa mga grocery food packs. Gaya po ng nabanggit na rin natin noon, ay ang prioridad natin dito sa family food pack ay sa food packs or grocery food packs natin ay yung mga area na tinatawag natin na pockets of poverty, yung pinakamahihirap na lugar sa Pasig City. 800,000 mahigit po ang populasyon ng Pasig. Ang realidad po, bagamat ginagawa ng pamahalaan ng lahat para matulungan po ang lahat na nangailangan, isipin niyo po 800,000 plus, hindi po talaga kaya ng, hindi po yung pondo yung problema natin. Ang problema natin, yung logistics. Hindi naman po tayo pwede magtawag ng mga volunteer dahil mayroon po tayong inoobserbahan na social distancing. Gusto po natin hanggat maaari, nasa bahay po, pati yung mga empleyado natin ng City Hall. Kaya nililimitahan natin yung bilang ng tao na pinapapasok natin, maging sa repacking o sa distribution mismo. 30 barangays, 800,000 plus, nasa 2 to 300,000 ang pamilya. Dito sa Pasig, meron pa po mga renters, sharers, meron pong mga transients, mga nagtatrabaho sa Pasig na naipit po dito sa lungsod natin. Gusto po natin lahat tulungan. Ang realidad, meron talaga kailangan gawing prioridad. At unahin talaga natin yung mga pockets of poverty. Isang mayor, hindi ko na po sasabihin kung sino, ano, pero may isang mayor po na nagsabi nga, kung nagtatanong po tayo kung ba't dapat unahin ang mahihirap, siguro tingnan na po natin yung sagot baka nasa puso natin. Kailangan po talaga unahin natin kung sino yung mas nangailangan. Ngayon po, alam ko na may mga nangailangan din na nasa middle class, lower middle class, kahit po yung iba. Kahit sabihin mong upper class, pero senior na iwan mag-isa sa bahay, may mga ganun po talagang kaso. Alam po natin yun, naiintindihan po natin yun. Pero muli po, sana maintindihan ng lahat na limitado ang resources ng pamahalaan. Lalo na sa panahon ng krisis, na iniisip din natin yung sa pang-medical natin, iniisip din natin yung hospital natin, pero problema din natin yung mga health center natin, yung mga checkpoint natin, yung mga peace and order office natin,
hindi po talaga ganun kadali magmobilisa o magmobilize sa panahon ng krisis. Gayunpaman, iniwala po ako at nakikita po natin, ito, nandito po ako sa command center natin, na our City Hall employees and our City Hall relief operations have done a very good job. Ngayon po, dun sa pockets of poverty natin, nasa 99.5%, mahigit po sa 99.5% ay nabigyan na po ng at least isang relief bag. So magandang bilang po yan. Ngayon, syempre, may 0.5% pa rin po na hindi nabigyan. Pipilitin natin na matulungan po sila. Sa panahon ng gantong klaseng krisis, imposible talaga yung 100% na masabi mo, ay walang problema sa relief operations. So talagang perfect na yung takbo ng relief operations. Hindi po, aminado po ako, may mga problema, may mga sabihin na natin pagkukulang, pero all in all, naging maganda po yung relief operations natin. At hindi pa tayo tapos. Nandito ba yung, ano, yung sitrep natin for this morning, kung saan papunta yung mga relief. Muli po, humihingi ako ng, ito po, nasa likod ko, yung ngayon. Hindi pa fully updated yan kasi 11 a.m. pa lang. Ano? Pero ito po yung kanina, meron po tayong relief goods on the way sa Barangay May Bunga. 1,500 packs po yan. Pinagbuhatan, 500. Bagong Ilog, 4,500. Santa Lucia, 3,500. Palatiw, 1,200. San Miguel, 600. Pinagbuhatan plus 1,200 pa, so 1,700 na yun. So yan po, ano, eh, hindi ko na iisa-isa yung lahat, pero ito po, ganito po kalawak yung relief operations natin. So sana ay maunawaan po ng lahat na hindi po talaga ganun kadali yung ginagawa natin. But with everything said, ano, I'm very proud of our frontliners. Lagi ko pong nababanggit yung mga health workers natin. Pero hindi lang po yung health workers natin, pati po yung mga kasama ko dito sa command center ngayon. Kahit mahina yung internet connection nila, proud pa rin ako sa kanila. Yung mga team leader natin at yung mga team natin na bumababa sa mga barangay, kinakabahan din po yung mga yan. Siyempre, iniisip nila baka iba, ma-expose sila sa virus. Pero ginagawa pa rin nila, walang reklamo. Walang reklamo. Kung may nanonood man na frontliner ngayon, yung mga naka-off duty, gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm very proud of you, I'm very thankful for you, at gagawin ko ang lahat at kasama po yung buong sanggunian natin, lahat po ng yung buong City Hall natin, gagawin po namin ang lahat para ma-reward din kayo. Lalo na pagkatapos lahat ng kaguluhan na ito, pagkatapos ng crisis na ito, we will make sure that kung ano yung allowed, ano yung pwede namin ibigay ayon sa civil service rules, ibibigay po namin 100% dahil deserving po kayo dyan. So yung mga hindi pa po nabigyan, ito po, may mga nagtatanong sa mga subdivision. Opo, hindi po talaga kasama nung unang wave natin yung mga medyo magandang subdivision. May mga ibang barangay, siningit na po nila doon sa mga allocation sa kanila, yung mga medyo middle class hanggang upper middle class. Discretion na rin po. May elemento po tayo ng discretion ng mga barangay. So, yung iba po nagtatanong, may isang subdivision. Hindi ko na sasabihin kung alung subdivision po. Nagtatanong, bakit yung part ng barangay A nabigyan, yung part ng barangay B hindi nabigyan? Babalikan na lang po natin yung part ng barangay B na hindi nabigyan. Again, there's an element of discretion. Maaring mas konti kasi yung may hirap sa barangay A, kaya nabigyan na rin po yung mga nasa subdivision. May ganun po talaga. No? So again, we're not claiming that everything is perfect, but definitely ginagawa natin ang lahat na makakaya para lahat ng nangailangan ng tulong ay mabigyan ng tulong. Hindi pa po tayo tapos dun sa grocery food packs. Nabanggit ko dati na 400,000 packs yung pinabili natin. 400,000 packs. Ngayon po, may mga ibang area na nabigyan na po ng dalawang wave ng city. Meron po yung barangay nagbibigay din ng sariling relief goods. So maganda po yan. Tapos meron din mga private nagbibigay din. Ano? So tulungan na po.
Kumbaga, basta nilalabas lang natin ng nilalabas. Organized naman po tayo, pero talagang may mga overlap. Totoo po, nangyayari yan. Again, isipin po natin gaano kalawak itong operations natin. Magpakain ka lang ng 100 tao pag may party. Mahirap na po yun. Ito po, operations po for more than 800,000 Pasigueños. So, yung kooperasyon po ninyo, yung pag dumating po sa lugar ninyo, hanggat maaari, hina-house to house natin, may mga ibang lugar na medyo mahirap po i-house to house, meron tayong distribution centers, maging disiplinado po tayo. Pakita natin sa buong bansa na ang Pasigueño may disiplina, na kaya natin yung social distancing na 1 meter o mahigit pa yung distansya natin sa isa't isa. Pati po yung mga nagpupunta sa palengke, yung social distancing po, ito po, ayaw naman natin pagbawalan yung mga tao na bumili ng pagkain. Lalo na halimbawa ngayon, Easter. Hindi naman natin pagbabawalan yung tao na bumili. Pero kung nakikita natin na talagang hindi na obserbahan yung social distancing, maghihigpit po talaga tayo. Lahat po, damay-damay na po ito. Pakita po natin na may disiplina tayo. Kung kaya po na once a week lang bumili, gawin po natin. Alam ko po yung iba hindi kaya o hindi magawa, no? Pero kung kaya po, yun po yung sinasabi. Tapos bago punta ng palengke, gawa po kayo ng listahan ng bibili ninyo. Yung mga na-interview natin, madalas po pagpunta sa palengke, umiikot-ikot pa bago bumili. Pamilyar naman po kayo sa palengke natin. Alam nyo naman po kung saan yung baboyan. Alam nyo po kung saan yung bigasan. Alam nyo na po kung saan ang mga bibilhin ninyo. Pagpasok po, diretso na po kayo, bili, alis. Ganun na lang po. Yung iba kasi napapansin natin, obserbahan natin, umiikot-ikot pa po. Hindi po panahon ngayon para mag-shopping o window shopping. Bili po at alis na. Uwi na po kaagad. Paalala po, isa-isa lang po ang pwede lumabas ng bahay. Yung mga nakikita po natin na may kasama, hindi po pinapapasok. Okay ho. Yung mga senior po natin, kung may mautusan po, gawin po natin. Okay, so again, yan po yung sa grocery food packs. Hindi ko pa yata nabanggit, nagpabili tayo ng additional 100,000. Ito po yung repeat order na 25% dun sa 400,000 noona. Magkakaroon po tayo ng plus 100,000 grocery food packs. Ang target natin, yung mga hindi pa nabibigyan, yung mga lugar na marami pang request kahit wala po sa pockets of poverty, bibigyan na rin po natin. Again, yung thinking po natin dito, kaya po inuna yung mga nasa pockets of poverty, dahil ito po yung talagang mas nangailangan. Aminin po natin, sila po talaga yung mas nangailangan. So ito po yung mga hindi lang makapagtrabaho ng isa o dalawang araw, wala nang kakainin, wala nang panghapunan. Yung mga iba naman hong nagrereklamo, may kaya pa ng konti. So hindi ko po sinasabi, na hindi kayo nangailangan. Hindi po. Inisabi ko po, meron talagang pinaprioritize. Unahin po natin yung mas nangangailangan. So ngayon po, dun sa 100,000 na repeat order natin, additional grocery food packs na darating, 100,000 pieces, ito po, paprioritize na natin yung mga hindi pa nabibigyan. So ito po, yan, yung sa Mercedes Village, kasama po yan sa pupuntahan natin. Yan, si Ma'am Glo nagsabi. Yung mga iba pa ho, hindi ko mabasa yung comments, ang bilis na umaakit eh. Pero ito po, may team po ako, babasahin po yung mga comments dito mamaya para malaman kung sino yung hindi pa nabibigyan. So yan po, yung sa grocery food box, may mga katanungan pa po, i-comment nyo na lang. Medyo maraming comment, ano, pero susubukan namin na basahin isa-isa mamaya. May team kaming dedicated para po tingnan sino yung mga hindi pa nabibigyan, hindi yung mga area na wala po. Okay. Banggin ko lang din bago punta sa second topic na alam ko yung second topic. Ito yung marami talagang nagtatanong, ano? Ito yung concern ng marami ngayon. Paano yung sa SAP o SAP? Ano? Pero bago po yun, banggitin ko lang yung food packs natin. Meron ako pinost dati na yung presyo. Yun po kasi purchase request pa lang yun. Ang nangyari, actually bumaba pa yung presyo niya pero yung goods pareho, ano. So hindi ko na kayo na-update sa sobrang daming nangyayari. Actually, bumaba pa yung presyo nun. Yung naging supplier natin, wala pong isang supplier na kinaya yung buong order nun na 400,000.
Tapos ito nga po, may plus 100,000. So kalahati po nun, SM, yung kalahati naman, pure gold. Okay, pangalawa ho, ito ho, yung social amelioration program. So pagkakaalam ko, wrong spelling si Ron dito. Wrong spelling. Oh, strike two na kayo. Social amelioration program. Oh, ito, seryosong usapan ho. Ano? Mamaya nyo natanungin kung bakit ako naka-sombrero. Social amelioration program mula sa DSWD o sa National na Pamahalaan. Ganito po yun. Originally, ang nakalista po sa atin nasa 206,000. Ngayon po, sabi ng DOF, yung naaprobahan ay for 93,000. 93,000 families lang mula sa original na listahan ng 206,000. Ang basihan nila yung 2015 na census. Una, gusto ko lang po sabihin na malaking tulong pa rin po ito. Okay, so magpasalamat pa rin tayo sa National Pamahalaan natin. Magpasalamat pa rin po tayo sa DSWD dahil napakalaking tulong po na ito. Malaking tulong po talaga. Ngayon po, malaking halaga yung matatanggap ng 93,000 families na ito. 8,000 pesos for 2 months. Bale, 16,000 pesos po yung matatanggap ng 93,000 families. Malaki ho ito. 16,000 po in the span of 2 months yung matatanggap po ng 93,000 families na approved ng DSWD para sa Social Amelioration Program ng National. Ngayon ho, kausap ko rin yung mga ibang mayor ng ibang LGU ng Metro Manila, pati po yung mga kapitan sa Pasig at pati sa labas ng Pasig, medyo magkakaproblema po tayo kung 93,000 families lang ang mabibigyan. Bakit ho? Ang pamilya na pwede nangailangan, ang pamilya na nangailangan sa Pasig City, hindi nga po yung original na 206,000 lang eh. Yung bilang nito ay umabot sa 250,000-260,000. Hindi tayo sigurado dahil nga po yung datos na ginagamit po nila nasa 2015 pa. 2020, tandaan po natin 2020 dapat yung survey. Ngayon taon dapat yung survey na antala lang dahil dito sa crisis ng COVID-19. Ano? So talagang bad timing din. Tayo po sa city, meron din tayo sanang sariling survey na gagawin. Marami talaga sa mga plano natin ay na-discarel ano, dahil po dito sa COVID-19, sa pandemic na ito. Pero nandito na po tayo. We have to do the best that we can with the given circumstances. So ito po, muli po, ulitin ko po para po sa mga bagong nag-tune in. 93,000 families na po yung mabibigyan dito sa Social Amelioration Program ng DSWD. Malaking tulong ho, pero marami pong hindi mabibigyan. Ngayon po, nag-aalala tayo na baka magkagulo. Paano, halimbawa, isang, ayun po, yung kapitbahay nyo, limang kapitbahay nyo, nabigyan, tapos kayo, hindi. Baka magkaroon ng mga akusasyon na may palakasan, baka magkasisihan, sabihin, o naku, kasalanan to ng barangay kasi kaaway ako ng barangay kaya hindi ako baka magkaroon po ng mga ganong klaseng akusasyon. Magkakaroon ng may mga gagawa ng kwento. Mahirap po talaga. Kaya ang gagawin po natin dito sa Pasig City, nakita ko po sa mga ibang LGU, pati po sa probinsya may mga ibang LGU na ganito rin po yung gagawin. Magkakaroon po tayo ng Pasig Supplemental SAP. Okay, may PS SAP po tayo dito sa Pasig. So, halimbawa po, nasa 200,000 families ang nangangailangan sa Pasig. 93,000 mabibigyan po, medyo malaking halaga ng DSWD, ng National na Pamahalaan. Lahat po ng nangangailangan na wala po sa listahan ng DSWD, sasaluhin po ng lokal na pamahalaan ng Pasig.
hindi po natin kaya yung buong halaga na 8,000 for 2 months or 16,000. Hindi po natin kaya yung ganun kalaking halaga. Pero gagawin natin ng lahat ng mga kaya, gahanap po tayo ng pondo para makapag-realign po tayo, o yung mga pera ng Pasig na nasa trust fund, ilalabas po natin. Of course, sa permiso ng Sanggunian Panlungsod natin, na alam ko naman na tutulong din po sa atin. Lahat ng hindi, muli po, ulitin ko po para malinaw, lahat po ng hindi mabibigyan doon sa listahan ng DSWD Social Amelioration Program or SAP, sasaluhin po ng Pasig City. Hindi sa buong halaga ng 16,000 pesos. Pero kung ano po yung kaya, ibibigay po natin. Sa ngayon po, ang nakita nating halaga na kaya po ng pamahalaan ay nasa 8,000 pesos per family. 8,000 pesos per family. Hindi pa final yung number na yan. Una, kailangan pa ng approval ng Sanggunian Panlungsod. Pangalawa, itingnan natin yung budget natin. Kahapon po, nung Good Friday, Black Saturday, yung ginagawa po namin, pinag-aaralan namin yung budget, yung cash position ng city para malaman kung gaano kalaki yung pwedeng maitulong ng city para saluhin po yung wala sa listahan ng DSWD National. Okay, meron po ba kayong mga katanungan tungkol ito? And binabasa ko po yung ibang comments, ano? Okay. So parang malinaw naman ho, ano? Uulitin ko po sa pangatlong pagkakataon para lang pong malinaw na malinaw. Yung DSWD Social Amelioration Program, 93,000 po yung nasa final approved na listahan nila. 93,000. Ang nangailangan sa Pasig, more than 200,000. So yung hindi po mabibigyan sa DSWD SAP, magkakaroon po tayo ng Pasig Supplemental SAP mula sa budget ng lokal na pamahalaan. Hindi natin kaya yung buong halaga nung mabibigay ng DSWD doon sa 93,000 families, pero bibigay po natin kung ano yung pinakamalaking kaya ng city sa ngayon. Sa ngayon po, hindi pa final, pero nasa 8,000 pesos yung nakikita natin na kaya nating ibigay sa lahat ng pamilya na nangangailangan. Hindi po tayo mamimili. Okay, so basta wala po sa listahan ng DSWD SAP, wala sa listahan ng national, hingi po tayo ng tulong sa mga barangay, wala pong palakasan yun kasi lahat bibigyan. Okay? Pero gusto ko lang po sabihin, ngayon ko na rin po sasabihin na hindi po ganun kadali itong programa na ito. Isipin niyo po kung gaano maraming households yan na kailangan isa-isahin natin. Umaasa po ako sa tulong ng barangay. Bukas po, Lunes ng hapon, meron po kaming meeting sa mga kapitan at mga barangay officials para pag-usapan po yung mga detalye ng paano natin i-distribute ito sa mga pamilya Pasigenyo. Okay. So may nagsabi, kahit 4K lang daw, o sige, 4K para sa kanya. Pero sa ngayon po, nung inaaral ko yung cash position natin nung isang araw hanggang kahapon, nakita ko po na kaya natin yung 8,000 eh. Magsasakripisyo tayo, maghihigpit tayo ng sinturon. May mga ibang proyekto na ika-cancel muna natin. Yung mga, ano eh, talagang wala tayong choice. Dahil ayaw po nating magutom yung mga kababayan natin. Hindi ganun kadali yung sitwasyon natin, ano, lalo na yung mga nawalan ng trabaho, mga hindi nakakapagtrabaho sa ngayon. Pero alam naman natin kung ba't natin kailangan ganito eh. Buhay ang pinag-uusapan natin eh. Hindi tayo mag-community quarantine, mas marami pong mamamatay. May nagtanong po tungkol dun sa food coupons. Food coupons. Liit naman font mo ron. Yung nagtatanong, priorities po ba all senior citizen? All Pasigenyos ho.
ay priority natin. So per household, per family, kung sino po na nga alam. Pero ito po, pakiusap ko. Kasi alam po may mga nanonood din na may kaya naman. Ayun, kunwari, nakatira sa... Eh, alam nyo na yung sinasabi ko. Yung may savings ba naman? Huwag na po kayong kumuha dun sa... Kahit sa PS app natin. Eh, kami, hindi naman namin check yung bank account. Eh. Basta pag sinabi, lahat bibigyan. Pero, ano, yung iba, magkusa na rin. Yung baga, kung kaya nyo naman, huwag na po tayo makihati dun sa dapat mapupunta sa talagang nangailangan. Hindi po ito Christmas gift eh. Ito po tulong para dun sa mga nagugutom o magugutom. Ngayon po, yung listahan na ito, muli po, hihingi tayo sa barangay, ano, para pagbaba. Kasi, alam nyo, nung kamas kong handog, ito po, sabi nga nila, real talk lang. Nung pamas kong handog, maraming, hindi naman marami, pero may ilan na, hindi ko alam, may mga manluloko eh. May mga mandurugas. May mga iba, dalawang pamilya yung nasa loob. Sinabi nila, lima yung pamilya, lima yung kinuha nilang bag ng pamaskong handog. Nung pamaskong handog, sabi ko, una, Pasko naman. Marami tayong, gusto lang natin, tapusin talaga yung pamaskong handog. Meron po tayong mga, aminin ko, may mga hinayaan na lang tayo ng panahon na yun. Pero ito po, panahon ng krisis. Hindi po ako papayag. Pag minahuli po tayong nanluloko, may mandurugas, isang pamilya lang nag-declare na dalawang pamilya, kakasuhan ko po, sisiguraduhin ko pong makukulong yung mga gagawa nun. Panahon po ng krisis ngayon. Huwag tayo manamantala ng kapwa natin. Okay? So again, 93,000 families, kasama po yan sa tulong ng barangay, bababaan po. Hindi po, wala na po kaming discretion nun. Yung mga iba kasi nagsasuggest, yung 93,000, 16,000 pesos makukuha sa loob ng dalawang buwan. Ba't hindi na lang hatiin, gawin 8,000 lang makukuha, tapos dalawang pamilya ang makakakuha. O di, doble mo yung 93,000 families. Kung ako po yung magdidesisyon, ganun po yung gagawin ko. Pero ito po, dahil programa po ng national, hindi po pondong lokal ito, pondo po ng national. So kung ano po yung sabihin nila sa programa nila, yun po yung mangyayari. Bahwa wala po tayong discretion, wala po akong kapangyarihan bilang mayor na sabihin, oy, hatiin po natin ito. Yung 8,000 gawin natin, yung 16,000 gawin natin, take 8,000. Hindi ko po pwede gawin yun. Oh, yung nagtatanong sa Ortigas Extension, saan sa Ortigas Extension? Okay. So, ayan po. Ano? So, sana malinaw po yung sa DSW SAP natin. Sayang ho, hindi natin natapos yung survey in city. Ito kung natapos sana natin yung survey na ngayon, ngayon dapat Marso nagsimula yun eh. Edi sana kung natapos muna yung survey, yung pang part 2 yun ng pamaskong handog survey eh. E di sana alam natin eksakto kung saan yung mga tao, sakto sana yung datos natin. Alam natin saan yung middle class, saan yung lower middle class. Bawat pamilya, kaya sana natin identify, naka-computerize po yan. Yun na yung programa natin nun. Kaso, na-discarril dahil dito sa COVID-19 na to. But still, we will do the best that we can. Yung food coupons naman, yun ba yung tawag natin? Food coupons. Ang target po natin dito, mga public school students, yung mga mag-aaral natin sa pampublikong paaralan. Bakit? Gusto natin iwasan yung stunting, malnutrition ng ating mga mag-aaral. Sila po yung kinabukasan ng ating lungsod. Sila po yung kinabukasan ng ating bayan. Kaya may hiwalay na programa po tayo para sa pampublikong mag-aaral natin, public school students natin. Okay, so, hindi po tayo pinayagan na gamitin yung pasilidad ng school mismo. Hindi po tayo napayagan ng DepEd. Kaya po na-delay ng konti. Ano? Pero yung coupons kasi, ready na siya eh. Yun yung nag-post ako ng picture dati, nagugupit kami. Yun yun. Ano?
yung coupons natin para sa public school students po natin. Ayaw po natin na hindi sila nakakain ng tama. So 400 pesos per public school student, kukunin po yan ng magulang o ng kahit sino representative, guardian, basta dala lang po yung ID. So 400 pesos, at least pandagdag lang po. Pambili ng gatas, pambili ng gulay para masustansya yung kinakain ng mga bata. Sabi, nabasa ko din yung comments, ano, try ko rin, at least malaman ko yung ibang, siyempre sa panahon ngayon, hindi ko naman napupuntahan lahat. Although nag-iikot pa rin ako ng konti, buti na rin ang mag-ingat. Muli po, stay at home po tayo. O yung nagtatanong po tungkol sa... Yes, tama naman po. I-verify po talaga ng barangay officials. Pero at least, kahit pa paano, yung listahan natin sa Pamaskong Handog, hindi tayo starting from zero. Hindi tayo nagsisimula sa wala talagang listahan. Yung Pamaskong Handog listing, hindi po yan perpekto. Pero muli po, sa lahat ng programa ng city, sa lahat ng programa ko, never tayo namili na, o ito, butante lang, bibigyan. Hindi po. Basta nakatira sa Pasig, bibigyan po. Huli po, magbibigay lang po ako ng update sa mga ibang medical intervention po natin or medical, yung mga pasilidad natin pang medical. Ang approach po natin dito ay holistic eh. Nakita po natin yung sa Valenzuela, di po, nagsimula na rin sila dun sa testing, mas aggressive na testing. Medical city yung kausap nila. Tayo rin, medical city rin yung kausap natin para sa testing. Ano? So meron tayong testing sa RITM, meron din po tayong testing sa medical city. Para lahat po ng PUI and eventually, pati yung mga PUM, o doon nag-iba yata ng terminology ngayon, ano, yung mga suspected or probable suspected or para lahat talaga matest natin. Kasi nakita natin, mapa South Korea man o sa ibang bansa, yung nagpa-flatten ng curve o yung napapabagal yung pagkalat ng COVID-19 ay yung mga agresibo sa pagtetest para sa virus na ito. So, ito po. Nagtetest naman tayo, ano, pero tingin ko kulang yun eh. Kailangan talaga yung gagawin natin, abutan lang tayo ng Holy Week eh. No? So, yung mga pipirma yata ng MOA ay wala doon nung nakaraan. Pero ready na po tayo doon sa testing natin. Mass testing po siya, pero minsan kasi may misconception pag sinabi nating mass testing. Hindi po ibig sabihin lahat ay itetest. Nagbigay linaw na rin po yung Department of Health dito. Ang priority natin, syempre yung mga suspected cases, yung mga na-contact tracing natin, na may contact dun sa mga positibo, at yung mga frontliners natin, yung mga health workers natin, yun po yung ibig natin sabihin pag sinasabi nating mass testing. Tapos dun sa parang web natin, dun sa contact tracing, as much as we can, itetest natin lahat. So, palawak ng palawak yung matetest po natin. So, Medical City din yung partner natin dito. Yung detalye, siguro bukas ko na lang po o sa Martes i-announce sa inyo. Yung Pasig City Children's Hospital, ito ho, yung kinonvert natin bilang COVID Referral Center. Bakit ho? Una, yung PCGH ay kailangan manatili yung mga ibang servisyo niya eh. Hindi porket may COVID-19 ay tumitigil na yung ibang mga sakit. Yung mga may cancer, kailangan pa rin ng treatment. Yung kailangan ng emergency surgery, kailangan pa rin po ng surgery. Hindi po kaya ng PCGH na maging COVID center tapos yung mga ibang servisyo niya tuloy-tuloy pa rin. Ang nangyari, may mga ibang servisyo na itinigil muna. Pati yung ER for a time, hindi na talaga kaya. Our hospitals, both public and private, are reaching saturation point. Kaya gumawa po tayo ng medyo extreme na hakbang, ano? Extreme po yung ginawa natin na hakbang.
yung Pasig City Children's Hospital, following all DOH regulations and guidelines, kinonvert po natin bilang isang COVID referral center. Para po mas maging efficient tayo sa medical setup na sa medical system natin or sa hospital system natin dito sa Pasig, at mas marami po tayong ma-accommodate ng mga pasyenteng may COVID-19 o may mga sintomas nito. Pero ang totoo po, talagang kulang po, hindi lang sa public ha, pati po private. Narinig nyo naman po yung statement ng Medical City, pati po yung mga ibang ospital na pampribado. Talagang marapit na tayo sa saturation point eh. Kaya nga kailangan natin mag-take ng mga drastic measure. Hindi po biro ito. At wala pa tayo sa tuktok ng curve eh. Wala pa tayo sa peak. Kaya kailangan na medyo extreme po yung mga gagawin natin. At ito po yung pag-convert ng Pasig City Children's Hospital para maging COVID referral center ay ginawa po natin. Rest assured, we took all the necessary safety precautions. May mga nagtatanong nga sa akin dun sa area, mga taga Kapasigan, pati mga taga San Jose. Safe ba yan? Baka naman makalabas yun ba? Hindi po. Lagi natin tandaan, ang virus, ito po sinasabi ng isang staff natin sa CHO, ang virus hindi po tumatagos ng pader. So safe na safe po ito. And we take all the precautionary measures. Pati yung, pero ito po kasi, pag talaga natin ng isang referral center, mas magiging efficient, mas marami tayong ma-accommodate na patients. Pati po yung mga PPEs, yung personal protective equipment ng mga health workers natin. Sa buong bansa, nahihirapan na mag-source ng mga PPEs na ito. Kapag may isa pong referral center, imbis na dalawa yung hospital natin na nag-cater sa COVID, mas makakatipid po tayo dun sa mga PPEs. Ito po, practice po ito, pati sa ibang bansa. Nakita natin yung mga best practice sa Europe. Kasi wala nang choice. Kailangan na maging efficient po tayo sa trabaho natin. O yung mga iba nag-i-express ng concern tungkol sa listahan, naintindihan ko po yan at agree po ako sa inyo 100%. Pero sa ngayon, hindi na natin mapapalitan yung listahan ng 93,000. Ito na po yung binabasa atin na final na daw yun. So, we will just do the best that we can. May verification pa naman po yan. At house to house po, ibibigay yan sa atin. May mga nakikita ka bang tanong na umuulit? Para masagot ko bago ako magtapos sa FB Live. Wala naman. Yung kanina po, yung sa food coupon, yun po yung paulit-ulit. Okay. Ay, nasagot na naman yata. Ano? So, yung tanong tungkol sa food coupon, pwede mag-rewind na lang ng konti. Yung distribution natin sa mga ibang marginalized sectors, kagaya ng TODA, ay tuloy-tuloy po ito. Per TODA at per batch pa, per TODA, para hindi po dumadami sa 20-30 tao nasa area, at minimaintain po natin yung social distancing. Ayan, so, yung nagtataka po yung iba, bakit ako may suot-suot na sombrero, ay dahil hindi ko po mahanap ang aking barbero. Okay. Nagpapahaba lang ako ng konti ng buhok para habulin ko yung buhok ni Ri Jong Hyuk. Mga 3 buwan pa. Okay, so mukhang nasagot na naman yata yung mga umuulit na katanungan. Sana po ay nakapagbigay linaw po ako dun sa mga ibang katanungan natin at sa ibang concerns po natin. Muli po, yung mga area po na hindi pa nabibigyan, lalo na yung mga nag-comment dito ngayon, ipapareview ko na lang po sa team para po mabalikan po. Sana maintindihan po talaga natin yung sinasabi natin na may mga area po talaga na prioridad. Wala pong politika yan. Ito po, dahil nakita natin yung mga pockets of poverty, tinulungan po tayo ng barangay para identify yung pockets of poverty.
Pero kahit po wala doon sa pockets of poverty, ngayon nakatapos na tayo doon sa first wave, ay babalikan po natin yung mga hindi nabigyan. Tapos yung second wave, tuloy-tuloy po. Yung naging approach natin dito, basta release lang ng release. Kasi kung hintayin natin na maging perpekto yung sistema bago tayo mag-release ng relief goods, aabot po tayo ng hindi po gagana yung ganung klaseng sistema. Kailangan po ngayon mabilisang aksyon. Kung magkamali ng konti, ganun po talaga. Pero ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin para maging maayos po yung distribution. Muli po, may bukod po dun sa social amelioration program na 93,000, merong Pasig supplemental SAP, yung mga medical facilities natin, yung quarantine center, holistic po yung pagtingin natin, lahat po ng best practice na nakikita natin sa ibang lungsod, pati sa ibang bansa, ay sinusubukan natin kopyahin as long as resources will allow us. So, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Hindi po ako matatapos, hindi po matatapos ang pag-FB live ko kung hindi ko po ipapaalala sa inyo na mag-ingat po tayo sa mga nababasa natin sa FB, sa Twitter, kung ano man ginagamit nyo. Marami po talagang fake news. Hindi ko rin maintindihan ano, bakit sa panahon ng krisis may mga taong may gana pang gumawa ng mga peking balita. Meron na nakikita, may nagsisend sa akin picture ko, tapos may quote. Hindi ko naman sinabi yung quote na yun. Kaya mag-ingat na lang po tayo. Kaya po ginagawa ko rin itong Facebook Live para diretso nyo po, direktan nyo naririnig mula sa akin yung mga kailangan kong sabihin sa inyo on behalf of the local government of Pasig City. Muli po, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo dun sa mga fake news. Pati po yung mga iba, tungkol sa market, ganyan. Ang dami po talagang fake news. Hindi ko maunawaan yung mga taong ganun. Pero wala, ganun talaga sa panahon ngayon na napakadaling mag-post sa Facebook. Talagang baka hindi na natin maiwasan. Pero maiwasan natin yung bang maluloko tayo ng fake news. Hindi natin maiwasan na makita siya paminsan, pero nasa sa atin na yun. Magpapaniwala tayo o magiging mapanuri tayo at i-verify muna natin sa ibang source yung nabasa natin. Ingat po tayo parate, maghugas po ng kamay parate. Hanggat maaari, huwag po tayong lumabas ng mga bahay natin. Social distancing, pag kailangan po talagang lumabas, bibili ng pagkain o yung mga frontliners natin, yung mga essential services na kailangan magtrabaho. Doble ingat lang po tayo. Kayo po ang susi para mabilis pong matapos ang krisis na ito. Ang lokal na pamahalaan, ang nasyonal na pamahalaan, ang pamahalaan pang barangay, ginagawa po lahat ng mga kaya namin. Pero ang totoo po, yung pinakasusi para matapos na po itong krisis ng COVID-19, ng virus na ito, nasa sa inyo po. Nasa kamay po ng bawat isang Pasigueño, ng bawat isang pamilya, bawat isang Pilipino. Kung obserbahan po natin yung social distancing, ay mas mabilis pong matatapos ang krisis na ito. Mag-ingat po kayong lahat. Sana maging ligtas po tayo sa lahat ng pagkakataon. Happy Easter. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. God bless po sa lahat ng Pasigueño, sa lahat po ng nanonood ngayon. Patulong na lang po, tulungan niyo po ang lokal na pamahalaan na ikalat po yung mga tamang impormasyon, tamang balita. Hindi naman po lahat nanonood ng FB Live na ito. Ingat po tayo parate. Muli po, Happy Easter. God bless sa ating lahat.